Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang reaction paper. Kasi most of the teachers ngayon nagre-require sila ng mga reaction paper about an article, about the readings, or about a movie na pinanood nila sa inyo. Kaya naman naisip kong gumawa ng content about it to help you guys. And if you are new to my channel, I am Sir Kiel and welcome to your online student guide. So alam kong ready ka na, so let's begin! Hindi ako nagdududa na nakita tong picture na to. So, by looking at this picture, alam mo na kung anong sinasabi niya. That is his reaction paper. Though hindi natin alam kung natutuwa ba siya or nagulat ba siya, hindi natin alam ang reaction niya. Okay? And as you can see, may points siya. Bakit? Kasi he was able to show his reaction. However, hindi niya na-justify kung bakit yun ang reaction niya towards sa pinabasa ng teacher nila. So, ganun ka rin ba kapag gumagawa ng reaction paper? Hindi mo ba sinasabi or hindi mo ina-explain kung bakit iyon ang reaction mo? But don't you worry, sabi ko kanina, I'm going to help you with it. So, let's begin. So, ngayon, bago natin simulan, let's try to distinguish critic paper and a reaction paper. Some students nalilito kung ano ba nga ba ang critic paper and kung ano ang reaction paper. So, let's try to differentiate it. Ang critic paper, naglalaman siya ng summary at ng critical analysis towards an existing concept or theory or an idea. And ginagawa yan most ng mga expert. Sinecheck nila yung published journals, ng mga libro, ng mga poems, ng mga songs, ng mga movies. Ang tinitingnan nila, ano nga ba yung mga impact or effect? Are these concepts full, ano yung mga strength, weakness nung written work na yan or ng concept na yan. So, ganun ang critic paper. While for reaction paper, you are going to write your personal response, your personal thoughts about a certain article or a certain movie. And ang reaction paper, meron siyang tatlong parts. We have the introduction, the body, and the summary. Ngayon, ano nga ba ang mga bagay-bagay or ano nga ba ang mga points na dapat mong ilagay sa mga parts ng reaction paper? Una, sa introduction, ano nga ba ang dapat nating ilagay? So, you need to summarize, ibuod mo kung ano ang pinag-uusapan or key points dyan sa article na binasa mo or dyan sa movie na yan. Kung ano yung tema ng author, kung bakit yun ang reaction niya or kung bakit yun ang nasasabi niya or argumento niya dyan sa article na yan. And by doing that, kailangan mo ding ilahad ang explanation niya, bakit niya nasabi to or bakit niya nilahad to sa pamamagitan ng gantong pamamaraan. You need to background check the author, okay? Para maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. Kasi nagkakaroon tayo ng iba't ibang perspektibo or yung tinatawag nating lente sa pagtingin, sa pag-explain ng mga bagay-bagay. For example, me, what I'm doing now is giving you tips on how to make your own reaction paper. Okay? Yung ginagamit kong lente ay perspektibo or idea ng isang guro. Okay? In contrast with kung ang naglalahad sa inyo ng how to create a reaction paper ay isang estudyante, definitely ang gagamitin niyang perspective or lens ay yung idea or perspektibo naman ng isang estudyante. Si magkakaiba. Kaya kailangan mong malaman kung saan nanggagaling, kung bakit yun ang sinasabi ng or ng author ng article na yan. One realistic example. Kapag nagbasa ka about the Dolomite wash in and wash out, ano nga ba ang totoo? Sinasabi ng news, di ba, na wash out daw, na tatanggal ang mga Dolomite or the white sand beach sa Metro Manila. Pero kapag tatanungin mo naman yung DNR, no, hindi. Hindi na watch out. Actually lang nangyari na wash in. Pumasok or natabunan ng black sand yung Dolomite na nilagay. Bakit ganun ang sinasabi ng DNR? Kasi that is their project. Kaya yun ang sinasabi nila. Okay? Yun naman sa side ng mga newscasters, sinasabi nila yun kasi according to their observation din naman. So see, magkakaiba ng perspektibo kung paano tignan or kung paano i-explain ang isang bagay. Second, sa body part. Sa mismong laman ng reaction paper mo. Ano nga ba ang dapat mong ilagay dyan sa body? Okay, Okay, so ano nga ba ang dapat mong ilagay sa body or yung pinakalaman ng reaction paper mo? Since that is a reaction paper, ang dapat mong ilagay ay kung ano ang masasabi mo.
what are your thoughts towards the article? Okay, do you agree with the writer's opinion or you go again? And by choosing kung mag-agree ka or hindi, you need to justify bakit mo sinasang-ayunan ang sinasabi ng writer. You need to look for supporting details or related literature. Okay? Or kung you are going against the idea or the argument of the writer, you need to justify bakit mo naman hindi sinasang-ayunan. Kaya kapag nagsusulat ka ng reaction paper, dapat mo siyang tandaan. Ito. Alam niyo po ba siya? Yes. So, kung magsusulat ka, you need to justify paano mo nasabi. Bakit ka nag-agree or bakit ka nag-disagree sa author or sa writer. Again, paano mo nga naman kasi nasabi? Okay? At para mas madali mong mahanap at maintindihan ang argumento or opinion ng writer na yan, kailangan mong mag-annotate. Ibig sabihin, you can highlight or underline or sulatan mo yung part na yan na sa tingin mo, yan yung argumento ng writer. For example, this. Okay? So as you can see in here, in-annotate ko yung word na bagyo. Okay? So ang sinasabi kasi ng author na to, bagyo played an important role in the camaraderie, in the unity, in the building of Igorot culture or Igorotism in the Cordilleras. Okay? So there. So, ganun ang pag-annotate. And now we're down to the last part, which is the conclusion. So, ano bang dapat mong ilagay dyan? Again, a quick summary. Konti lang naman. Like, ilagay mo lang kung ano yung point ng or argument ng writer. Tapos, afterwards, ilagay mo din or summarize mo din yung mga key points mo kung bakit ka nag-agree or you disagree with the points of the writer. Okay? So, ganun lang siya. You need also as well to take into account kung ano ang magiging epekto ng opinion mo or ng opinion or the argument of the writer sa buong idea or sa buong concept na pinag-uusapan dyan sa article or dyan sa movie na yan. Okay? So, that's it. I hope na with this video natulungan kita at mas maganda yung gagawin mo or isusulat mong reaction paper in the future. So before I end this vlog, kailangan mong tandaan na para magkaroon ka ng isang epektibong reaction paper, kailangan mong maunawaan, intindihin kung ano ang pinag-uusapan dyan sa article or dyan sa movie na pre-present ng author sa'yo. At sa body naman, ano dapat ilagay mo? Remember, you need to write your own opinion, your thoughts, your perception, your perspective, your feelings towards that article or towards that. Okay? So, that's it. I hope na may natutunan ka sa vlog na to and you are free to share this video, like, and don't forget to subscribe. See you next time. Take care!